Number one. 5x to the fourth. And then 3x squared. Oh, may namawala yung x cube. Wala rito yung x cube. So, maganda kung descending ang exponent natin, descending order of exponent here. 4, 3, 2, nawawala ang 3. Plus 4. Ayan, ito yun ha. Ngayon, ito, isusulat din natin. Yung plus, o, lagyan nyo yung plus, plus. Pag sabihin plus ito, huwag nyo yung babaguhin ng sign. Yung pa rin ang sign niya dito. 6x cubed. Positive siya, positive. 6x cubed. So, hanap dito nung tatapat natin siya sa x cubed. Problema, wala rito yung x cubed. Yun. So, isusulat natin siya ay dito. Lagyan ng sign. Plus 6x cubed. Hindi siya pwedeng itapat natin dito. Hindi siya ka-like terms ng 4, ng 2, at ng 4. So, nandun siya sa gilid. And then, alright, check. Minus 4x squared. Hanap yung may x squared. So, dito, hindi mara sa 4. O, ito. Ito ang ka-like terms niya. Doon natin siya itatapat. So, you have negative 4x squared. O, like terms sila sa isang column. Right. Then, o, minus 7. Number lang. So, ito ay 4. So, okay, minus 7. Tapos, lagi na ganyan. Talaga mag-add tayo. 5x4. Wala naman dito. So, pag in-add natin, 5x to the 4th din. Like terms. Ayan. Sign numbers na. Magkaparehas ang sign. Anong gagawin sa 3 and 4? A-add din natin. Magiging 7. Ano ang sign? Negative. Wala naman kayo nakikita ng positive dito. 3 plus 4 ay 7. Kopyahin lang. Huwag niyong ilalagay na x to the 4th. Mamaya pa yun sa multiplication yun. Ayan, magkaibang sign. Isang positive, isang negative. Anong gagawin sa 7 and 4? Iso-subtract yung maliit sa malaki. So, 7 minus 4 ay 3. Eh, anong sign? Anong sign na malaki? Sino mong malaki? 7. Anong sign? Negative. So, si ay negative 7 minus 4 is 3. Eh, ano naman yung nasa uli? Ilalagay din ninyo. Huwag yung kalilimutan. Anong sign? Positive. Huwag basta lang kayo maglalagay ng number na walang sign. Laging may sign in between. So, we have 6x cubed. Ay, balik-baliktad ng exponent. So, maganda yung exponent ay pababa. So, i-arrange natin. Alin ba pinakamalaking exponent? Yung 4. So, siya po na unahin natin. 5x to the 4th. Anong kasunod ng x to the 4th? The x cube. Alin ba rito? May 3. Ayun. So, ito, ilagay na natin after the 4, x to the 4th. So, we have positive. Sign na 6x3. Pagkatapos ng 3, anong kasunod? E di 2. O ito. O minus 7x squared. Pagkatapos, anong kasunod ito? X. E wala namang x dyan. So, ang kasunod na yung number. Kalimitan yung number lang ang kahulihan. So, this is our answer. Number 2, we have a trinomial and another trinomial. Tatlo, tatlo. So, kopya na muna natin ito. Ang mataas, 3. So, you have negative 7x3y. Plus this 4x2y squared minus 2 plus 4x3y. Oh, yan, naka-like terms niya. So, ilagay natin ay 4x3y plus 1. O, dito natin katapat ng negative 2 plus 1. Lalagyan ng plus kasi may mga terms dito. And then last is minus 8x2y2. O, ito, like terms niya. So, negative x
2, y 2. Okay. Ayan ito. And magat tayo. Negative and positive unlike signs, we subtract. 7 minus 4 is 3. Sinong mas malaki? Si 7. Anong sign? Negative, negative. And then, kopyahin yung x cubed y. Dito tayo. Magkaibarang sign. Magso-subtract tayo ng 4 sa 8. So, 4. Sino mas malaki? Si 8. Anong sign? Negative. So, negative siya. Kopya. X squared, y squared. Last, magkaiba na naman. So, 2 minus 1 is 1. Sino mas malaki? O, si negative. Negative ka. Okay, number 3. We have a trinomial and another trinomial. So, ito class, pwedeng ganito na rin. Tapos, ito ilagay lang natin sa ka-life terms niya. Pwede rin na i-arrange na natin ito. Tapos, ilagay natin yun sa baba. Siguro mas maganda kung i-arrange muna natin para malaman ninyo na pwedeng i-arrange muna pala ito. Okay? So, dito, unahin natin yung y cube kasi pinakamataas ang kanya exponent. Ito ay 2 lang. Ito ay wala. At kalimitan, yung number ay linalagay sa kanan. Hindi sa una. Yun ang usual way of writing expressions. So, dito, positive ha? 24. Hindi ko na ilagay ang positive dito kasi wala naman doon ang sumusunod sa 24. Siya ang kaunahan. Pero kung may sumusunod, ilagay niyo yung plus. So, we have y cube. Tapos ito, minus 7y squared. Pagkatapos yung 5. Huwag niyo basta ilalagay yung 5. May sign siya. Anong sign ni 5? Positive. So, plus the 5 here. Okay? Separated by plus or minus sila kasi 1, 2, 3. Tapos ito, lalagay na natin dito. Doon sa ka-like terms niya. O, ito muna. Minus 6y cube. O, dito siya. So, negative 6y cube. Addition. Lagay natin ng symbol of operation addition here. So, plus 7y squared. O, ayan. Ayan, ito. Plus 7y squared. O, may 5 pa ron. O, plus 5. Yun ang kanyang kasama ron. Ito ay positive. Ito ay negative. Hindi pwede sila mag-add. Hindi maaaring 30. So, subtract natin yung 6 sa 24. So, 24 minus 6 ay 18. Kopya yung y cubed. Okay, tapos na tayo. Dito naman, negative and positive, magsosubtract tayo. 7 minus 7, 0. Ano mangyayari kay y squared kung 0 ang numerical coefficient? 0 na rin siya. So, ito ay 0. Wala. So, huwag na rin yung ilagay dito. Wala na siya. Tunaw na siya. And then last is plus because plus plus aadin natin 5 plus 5 is 10. Sama naman ganyan ng tsura ng answer ninyo pag dikitin na ninyo. So we have 18y cubed. Okay, ilapit natin si 10. So this is our answer. Number 4, we have a polynomial. Apat ng terms niya. And a polynomial, apat na terms. Multinomial, added to another multinomial. So, 5, 3, 2, x, nawawala, and then 4. So, sulat na natin, naka-arrange naman siya. 2x to the 5th minus 6x cubed. Pag nagsusulat kayo ng terms, huwag masyadong dikit-dikit. At nakakalito pag dikit-dikit ang pagkakasulat ninyo. Lagyan ng konting space. Minus 12 x squared
minus 4. O, bilang ninyo. 1, 2, 3, 4. Kasi apat yun. Plus. Here. Okay, ito muna. Minus 11x to the fifth. O, ito. Dito. Apat dito. Sign. Negative 11x to the fifth. Check. Pangalawa. Ito. Positive 8x. Asan ka? Nawawala. So, kung nawawala, saan mo ilalagay? Hindi mare dito, 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 hindi mare. Doon, saka. Lampas dito sa 4 na konti. Plus. May plus. Lagi nyo ng plus 8x. Dalawa. Ang atlo, positive 2x squared. Asan ka? O, oh, ito. Dito. Positive 2x squared. Dan. Positive 6. Oh, ayan. Positive 6. Oh, kung kanina hindi mo nilagay ng positive yun, magkakagulo na, magiging 68 na. So, 1, 2, 3, 4. 4. Okay. Ayan. Oh, may bungi dito. Wala rin siya katapat dun. So, mag-add na tayo. Positive, negative. Di maring magsama. Di maring mag-add. Subtract. 11 minus 2. 9. Anong sign ni malaking number? Negative. So, negative. Copy the literal coefficient x to the fifth. O, paano ito? O, di ibagsak na lang natin siya. Negative 6x cubed. O, ito. Magkaiba ng sign. Subtraction na naman. 12 minus 2 ay 10. O, anong sign? Mas malaki sila eh. 12. Negative. So, negative. X squared, kopyahin. Alright, number. Positive, negative na naman. Subtract na naman tayo. 6 minus 4 is 2. Anong sign? Oh, positive naman ngayon kasi mas malaki si 6 kaysa 4, which is positive. So, positive. 8x, huwag naman yung kalimutan na nagsusulo si 8x doon. Ayan. Tingnan nyo, baka may like terms pa. Kung may like terms pa dyan, aadimpan ninyo yun. So, 5, 3, 2, 1. O, i-arrange na natin. So, ito is negative 9x to the 5th followed by to the 4th. Wala ba tayong to the 4th? Wala. Kung wala, di wala. O, pagkatapos ng 4 ay 3. So, minus 6x3. Pagkatapos ng 3 ay 2. O, ito. O, sunod na siya. Minus 10x squared. Pagkatapos ng x squared ay x to the first. O, yun yun. 8x to the first. And then yung number na. So, yun yung 2 natin. Okay, number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Polynomial or multinomial. O, okay. Dito ay may problema rito kasi ito ay 2, wala namang y squared or 2y or yun ang may 7y or 7y squared like term sila. So, ilagay ko na question mark dito. Pero kung ito ay 2y squared, ilagay nyo dito sa wala. Ligtas din nyo. Kung 2y, ilagay nyo rito. Okay? Pero ganun ang problem. So, yun na susundin natin. So, dito class, like terms naman itong 2 at saka 7, pag-isahin ko na lang yung dalawa. Okay? So, ito ay magiging 2y to the 5th plus 3y cubed plus 7 plus 2 is 9. So, 9 ang gagamitin ko. So, itanong na lang nyo sa teacher nyo kung ano yung 2 na yun. Kung yun ay 2y or 2y squared. Tapos isingit na lang nyo rito. Okay. Oh, tingnan natin. I-arrange na natin muna. Y to the 5th. Pinakamataas. O, 3y to the 5th. Pagkatapos ng y to the 5th, y to the 4th. O, ito. Okay. Plus y to the 4th. Pagkatapos ng 4, edi 3. O, ito. Plus 2y cubed. Tapos, no y cubed, y to the second. Wala naman dito. So, ito na kasunod ng y to the second, y to the first.
So negative 2y. And then wala na yung plus 5. Masyadong madami, bibilangin ninyo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, complete. Tapos ito, lagay na natin dito. Plus 2y to the 5th. So dito yung 2y to the 5th. Oh, plus 3y cube. Asan na ito dito? Plus 3y cubed. Pagkatapos, plus 9. Okay, pinag-isa ko na. Okay, yan, dyan. Kung 2y yun, dito nyo tatapat. Plus 2y. Plus 7. Okay? Kung yun naman ay y squared, so, wala kayo paglalagyan dito. So, ilalagay nyo dito. Plus 2y squared plus 7. Okay? O, ayan. Kung yun ang problem. O, addin na natin. Ito ay 5y to the 5th. Bring down y to the 4th. O, ito, addin. 2 plus 3, 5y cubed. Ito minus 2y, minus 2y, and then plus 14. Yan ang ating final answer.